Hello mga ka-greet, magandang araw po sa inyo lahat. Narito naman po ang inyong lingkod ng Wilagre TV para maghatid ng mga mamunting kaalaman tungkol sa pagsasaka. Ngayong araw po, pag-uusapan po natin yung kung paano natin i-develop yung ating area, yung farm lot na ating nabili. O minsan hindi nabili, minsan na-arkela lang natin o na-ariendo natin, paano natin ito i-develop na hindi po tayo malulugi at hindi tayo mag-uubos ng napakaraming kapital para bumalik yung ating mga in-invest. Ano po ba ang dapat nating gawin? Unang-unang ginagawa nga natin, pag binisita natin yung area, i-assess natin kung anong klaseng pwede natin itanim dyan, pwede ba natin taniman ng gulay, pwede ba natin taniman ng palay, pwede ba natin, ano bang mas magandang itanim. Kung lagi ko nga po sinasabi sa inyo na yung mga cash crop, yan po ang unang-unang magandang itanim dyan kasi siyempre magbibigay agad sa atin ng mabilisang income, tapos yung mga income po natin na yan, pwede na rin natin gamitin yun na para sa mas mabilisang pag-develop ng area. Hindi kasi pwede na marami tayong i-invest. Bibigyan agad natin ng katakot-takot na investment kung ano nga gagawin natin, tapos mali pala yung ating gagawin. So, pinaka the best is habang nagta-trial tayo, ay kumikita na po agad tayo. So, dito nga po, in-assist natin kung ano yung mababang lugar. So, gagawin agad nating palayan. Diba? Since alam natin merong bukal, so nakita natin merong pinagkukuhanan ng tubig, ay palayan na po agad ang pinaka-the best dito sa mababang lugar para kung nagkataon na umulan, okay lang po kasi lowland rice nakaka-withstand dyan sa tubig. So dito nga po sa ating farm lot, so ang ginawa na po natin is pinaararon agad natin itong mga pwede nating gawing palayan at right there, and then kapag may tubig na po yan, pwede na po gagawin na po natin sa susunod na araw, bukas o sa susunod na araw magpapagawa na agad tayo ng dapog, dadapugan na natin at ito itataniman na natin. Meron po tayo dyan na Jasmine 479, yan po ang itatanim natin dito sa lugar na to. So, unang hakbang ay i-assess natin anong klaseng crops ang pwede. So, dito may pwede rito, palay. Then, doon sa mga matataas na lugar, pwede ba natin taniman yan ng ampalaya, ng kamatis, ng sili. Yan po yung mga mabibenta rito sa mga local market. At minsan, na-tsatsambahan ninyo, maganda rin po ang presyo niyan. Ang kailangan lang may identification kung saan po manggagaling yung ating source ng tubig. So yung pinaka-importante, no, sa lahat ng crops, kailangan po ng tubig. Kahit po sa ang lupalop ng mundo, ang number one po kapag ikaw ay magtatanim, tubig po ang unang-una. Tapos yan po, siyempre yung lupa, yung klase ng type of soil, ano ba ang kailangan nating type of soil sa ganitong klaseng halaman, yun po ang i-identify natin. Kasabay na rin po ng pag-develop ninyo, kailangan siyempre meron titirahan yung inyong mga tao. Meron silang staff house. So yan, nag-type na rin po tayo ng staff house o yung matitirahan ng mga tao. Tapos, hindi na rin po pwedeng ipahuli mo pa yung tinatawag natin ng mga comfort room, yung mga CR. Dapat may CR. Kahit po nasa gubat tayo, kailangan meron tayong sariling CR. So isinabay na rin po natin yung paglalagay ng CR. So yun, usually mga local materials, may mga kahoy po dito na mga local na nagkataon nandito sa lote, ayan po ang gagamitin natin, yung mga kahoy na local. Yun na rin po ang gagamitin natin. Hindi po tayo gumamit ng mga bakal. Maaari nga lang, ayoko nang gumamit ng semento, kaya lang hindi pa pwede. Kapag magpapatayo ka dito sa mga lugar ng mga ganito mga area, dapat po yung puting mo ay sementado. So yun po yung mga pwede natin maibigay na tip, lalo doon sa mga bagong nag-o-open ang kanilang mga sakahan. Kailangan laging iisipin natin kung ano yung mabenta sa market, yun po ang itatanim natin. So, this time, meron tayong palay, magtatanim din tayo ng gulay, as much as possible, mais. At ang totoo niyan, ito namang area na to, kung kalahatan na to, ilan lang po ang area ko rito, maliit lang. Ano? Pero, way back, mga 10 years ago, nagbalak na po ako rito mag-ariendo ng mga lupa na pagtataniman po ng mais, ng sibuyas, at ng mga gulay. So, ngayon po, nagkatotoo na po itong ginagawa ko. So, start na po tayo mga ka-agreed. Dito na rin po tayo nag-start gumawa ng ating organic fertilizer. Para ipakita po, ito, dire-diretso yung ibablog po natin ito, no? Para ipapakita po natin na parang sustainable.
Dito na po tayo magagawa ng fertilizer natin. Dito na rin tayo mag-produce ng ating crops. At from here, tayo na rin po yung magmamarket ng ating mga produkto. Papakita lang natin sa mga farmers sa buong Pilipinas na pinaka the best po na pagsasaka sa Pilipinas is yung tinatawag na sustainable. Hindi tayo masyadong affected ng mga tinatawag na outside source. Pag yun po kasing outside source ang pinag-uusapan, eh baka mamaya mo, hindi na tayo mapadala ng mga imported. Imported na abono, imported na farm inputs. Patay ang Pilipino pagka ganon. So ito parang ginagawa nating pilot project at the same time kikita kahit papano. Papakita natin sa mga farmers lahat ng mga pinagdadaanan. Kung ikaw po ay nasa agency ka ng agriculture, mas maganda kung lahat tayo ay nakakaranas magsaka. Mahirap kasi yung theory lang, pero hindi ka marunong dumakot sa lupa at hindi mo alam kung ano yung mga ins and out ng pagsasaka. So sa ganitong pangyayari sa buhay mo, kapag ka marunong ka magsaka, kahit anong itanong sa'yo, kahit anong ibato sa'yo, at least may maisasagot ka kasi napagdaanan mo. So yun yung mahalaga po sa mga farmer. So sa mga farmer naman, so ngayon tinuturan na rin natin maging negosyante. Kung ikaw nag-produce ka, marunong ka mag-produce, magaling ka mag-produce ng mga agricultural crops, kailangan marunong ka rin mag-market. Laging magkatambal po yun. Kung hindi ka marunong mag-market, paglalaroan ka lang ng mga middleman, kukuha rin sa'yo ng mura, ibibenta nila ng mahal, nga ka, ikaw hindi kumita, pero yung hindi napagod, sila pa ang kumita. So yun po yung ating vlog sa inyo for today. Nakikita niyo naman, nagpa-araro na tayo at nagpalinis na tayo, nagpagawa tayo ng banghaw. So, dire-diretso lang po yung update natin sa inyo para dito sa ating mga ginagawa sa farming. So, thank you very much mga kagrid. Share niyo po itong ating video kung sa palagay niyo nakakatulong sa ating mga farmer. Pure organic fertilizer lang po ang gagamitin natin dito at itong ating teknolohiya ay kung alam niyo makakatulong, share niyo po nang i-share nang i-share nang i-share para dumami po tayo sa ating channel, Noel Agri TV. So sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at mag-hit nyo na po yung notification bell button para lahat po kayo ay updated sa ating mga ginagawang video. Ganun din po sa mga nasa Facebook. Follow nyo po yung Noel Agri TV Facebook channel, Facebook page. Then like nyo po yung page. Tapos share nyo po yung mga video natin. Thank you very much mga ka-agri. Laging tatandaan din sa ating munting channel, Noel Agri TV Farmers ang Bida! Okay.